Hello guys, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang Bluetooth starter installation ko dito sa motor, kung saan kaya ko siyang paandarin gamit ang mobile phone. Siyempre, pag may mobile phone, mayroong mobile application. So, ito po yung mobile application ko. So, install muna natin. So, sa mga nagtatanong po kung saan ko nakuha yung o dinownload yung application ko, sarili ko pong gawa yung application na yan. So, ituturo ko rin po sa inyo sa susunod kung paano gawa ng application. So, hintayin lang natin. Open natin. Yan. Yan po yung itsura ng application na ginagamit ko. Siyempre, kaya tinawag na Bluetooth starter. Dahil nakakonect siya sa Bluetooth. Yung motorsiklo po namin na yan, mayroong Bluetooth yan. Papakita ko po sa inyo kung anong klase ang setup ko. So yan po yung aking setup. Medyo magulo pa dahil wala pa akong box. Ito po yung Bluetooth natin. Yan. Tapos naka-off yung susi. So papaandarin natin siya gamit ang application lang. So, i-connect po muna natin sa Bluetooth ng motor. Yan, connected na. So, sa pag pinindot natin yung start button, automatic, mag-on kagad yung engine tsaka yung key. So, try natin i-start. Yan, start na siya. So, sa pagpapatay, merong uli ng pagpapatay ng makina. Pwedeng sa engine at sa key. Alin man sa dalawa, pag pinatay mo, mamamatay ang makina. So, try natin sa engine. Yan, namatay. Siyempre, naka-on yung susi. Pagdating dito, sa motor, naka-on din yung susi. So, pwede natin patayin yan. So try natin ulit i-start tapos patayin natin yung susi kung mamamatay nga. Papatayin natin yung susi. Ay paano naman kung halimbawa low bat yung battery ng motor, di hindi mo siya ma-start. Pwede natin siyang paandarin kung naka-on yung engine at yung key na wala tayong hawak na susi. So try natin paandarin na naka-on yung engine tsaka yung key. Wala pong susi yan. Yan, kaya natin paandarin. Siyempre, pag napaandar natin, kaya din natin patayin. So, pwedeng engine, pwedeng key. Yun yung unang feature ng motorsiklo. So, sa pangalawang feature, may dala ka mang susi, yun na nga, may dala kang susi, pero hindi naka-on naman yung engine, hindi ito naka-on, hindi mo siya kayang paandarin kahit anong gawin mo, maliban na lang kung baklasin mo yan. Diba? Kahit sa natural na motor, kayang paandarin yan kung babaklasin yan. So dito, hanggat hindi naka-on itong engine, hindi mo siya kayang paandarin kahit naka-on yung susi. So try natin. Naka-on yung, naka-off yung engine. So, good. Try natin i-on yung engine. Yan. Naka-on yung susi. Try natin. Try. Siyempre, pwede rin natin patayin dito. So, yon yung setup na yon. Halimbawa, iniram yung motor mo, ayaw mo ipahiram, hanggat hindi ito naka-on, hindi niya mapapa-start yung motor. Diba? Pang madamot, ano? Siyempre, pang may start na motor, meron din ako nilagay na busina. So, anong klase kayo yung busina ko? Ito yung unang busina.
Sa pangalawa. Ganyan. Start muna natin motor para may labas niya. So gagamit tayo ng busina para malaman natin kung natinatanggap pa yung signal natin sa galing application papuntang motor. So i-off muna natin. Tapos busina lang ang gagamitin natin para malaman natin. Abot ng signal. So sa ganyang kalayo. Abot pa. Layo pa tayo ng unti. Ano na din yung motor natin? Businahin natin ulit. So, abot pa rin. So malayo yan, mga 15 meters. So layo pa tayo. Yan. Start ulit natin. Try ulit natin pabusinahin. So sa ganyang kalayo kaya niya pang tumanggap ng signal.